Yung mga fans ng Itbulaga sa GMA, ito po yung kumakalat na balita dito. Sabi, hanggang July 29 na lang daw. What? Sabi, tsutsugiin na daw ng Pamilya Halosos. Ito yung isiniwalat ni Christy Fermin sa kanyang programang Christy Ferminate. Ano niya, Mr. Marabillas, tingin mo? Paglogi po, sabi natin sa mga previous discussions natin tungkol dito sa non-time show na Itbulaga, malamang yun talaga yung magiging direksyon yan. Kasi kung hindi na kumikita, pero nag-react yung abogado po ng mga halos-hos na walang katotohanan daw yung mga lumilitaw na balitang ganito. Kaya lang, remember, mga kababayan, na nang lumitaw yung mga kwento na tsutsugi na yung sina Tito Vic and Joey, ang sabi nila, hindi man daw totoo. O gayon, totoo pala. What? Ayun po, mga kababayan. Sabi nga, pag may apoy, may usok pala, may usok. Pag may usok, may apoy. But anyway, intayin natin kung ano yung mangyayari. Di ba? Ibigay ko na lang sa inyo muna yung kwento. Ito ang isyong pwedeng-pwedeng i-deny ng pamunuan ng Tape Incorporated na inalisan po ng producer ng programa ng Tito Vic and Joey at ng The Barkads. Sabi po mga kababayan sa kwento ni Christy Fermin. Alam ko po na hindi sila magbibigay ng paborabling salita tungkol dito dahil kung pride ang paiikutin at paiiralin, mayaman ang mga halosos. Kayang-kayang sumugal, kayang-kayang magpakawala ng ilan pang milyones, wag lang maisangla ang kanilang kahihiyan sa publiko. Pagpapatuloy po ni Christy Fermin, ito mga analysis niya po. But anyway, yung unang mga kwento tungkol sa Itbulaga na aalis na si sina Tito Vic and Joey, dati chismis man lang po ito. Pero nangyari nga. What? Ano ba? Kaya itong kwentong ito mga kababayan, malamang magkatotoo. Kasi pag siyempre wala nang pumapasok na mga sponsors, mga commercials, talagang they will be forced to stop the program, the show, kasi napakamahal yung airtime. Yung pangsweldo, milyon-milyon yung gastos niyan mga kababayan. Alangan man negosyo yan. Alangan man magpalugi ng milyon-milyon. O, di ba? Kaya ka nga nag negosyo para kumita. Kung hindi na kumikita, so anong rason? Di ba? So tama itong mga analysis mga kababayan ni Christy Fermin. Pwedeng i-deny? I-deny na nga. Mamaya ibigay ko sa inyo yung denial ng abogado. Pero gaano po katotoo na hanggang katapusan na lamang ng Hulyo ang inyong programang ito, ang hindi lehitimong Itbulaga? Tanong ng showbiz host. Hinamon ni Nay Christy si Mayor Bulet Alosos na magsalita kung totoong hanggang Hulyo 29 na lang ang kanilang programa. So sabi niya, kapag walaan niyang usok, walang apoy. Kaya kailangan talaga pinaninindigan kung ano ang totoo. Total, mahilig kayo magpa-interview, lalo na si Mayor Bulet. Linawin na ninyo ang na hindi totoo yan, sabi pa ni Christy Fermin. Sabi rito sa balita, nauna nang sinabi ni Fermin na nakipag-usap sina Romy at Bulet, halos host kay Willie Revillame, para umano alukin ang host na ipasok ang programa nitong wawawin sa time slot ng Itbulaga. Yung unang kwento, ang sabi, nakipag-usap yung pamilya halos host para sana i-invite na mag-guest si Willie Revillame noong July 1 para itapat po sa
sa Tito Vic and Joey TBJ program. Nag-decline si Willie Revillam Kasi mataas daw yung respeto niya kina Tito Vic and Joey. At isa pa, magkababayan sila. Ayaw niyang tablahin. Ngayon, sabi rito, noong Martes, Hulyo 4, sa kanyang programa sa Facebook, ay kumanta si Revillame nang babalik ako na tila nagpapahiwatig na muling i-ere sa telebisyon ang Wawawin. Ayon, doon pala mga kababayan, may mga paramdam. Matatandaan umalis sa Itbulaga noong Mayo 31 ang mga original na host na sina Tito Vic and Joey at The Barkads dahil sa hindi pagkakaunawaan sa mga halosos. Makalipas ang isang buwan ay lumipat sila sa TV5 gamit ang pangalang It. Samantala, patuloy naman sa paglubog ang ratings ng It Bulaga. ganun nga po. Until today, makikita natin na kalati lang. Ay, hindi kalati. Napaka konti lang. At least sa social media, makikita ninyo doon. Ang nanonood lang sa live, mga kababayan, sa live streaming po, mga 500 lang. 400 to 500 lang. Habang yung programa ni Tito Vic and Joey sa TV5, umaabot po yung live streaming sa 100,000. Yung sa TV5 lang po. Yung sa TBJ po, umaabot ng mga 50,000. You see? Yung itch time nga po, hindi mga lahati. So, palubog daw. Palubog ng palubog yung It Bulaga nang maging host sina Paolo Contis, Isko Moreno, Bitong Sumaya, Boboy Villar, Alexa Miro, Casey Legaspi, or Casey Legaspi, Mabi Legaspi, at iba pa. Wala eh. Hindi po nagkiklik. Napakabigat, mga kababayan, sa loob ng mga mamamayang Filipino, mga fans. Mabigat sa loob nila. Ang gusto nila yung si TBJ at yung original The Barkads talaga. O ngayon, nag-react mga kababayan yung abogado ng It Bulaga. The Legal Counsel of Production Company, Tate Incorporated, na si Maggie Abraham Gardoke, belied rumors that It Bulaga will supposedly end its noontime run by the end of July. Sabi rito mga kababayan sa report ng Philippine Daily Inquirer Entertainment. Tape's lawyer dismisses claims It Bulaga will stop airing by end of July. Hindi man na niya totoo yan na kumakalat na chismis. So sabi rito, while Abraham Gardoke did not immediately mention the source of the rumors, their statement was apparently in response to showbiz columnist Christy Fermin, who earlier cited speculations that the noontime show was set to go off the air, mga kababayan, sa katapusan. So sabi po ng abogada, we do not contest that on July 1, mababa ang ratings ng It Bulaga because of the anticipation of people on the launch of new shows. But thereafter, anya, makikita na tumataas na ulit ang ratings nito. So, sabi rito, Abraham Gardoke then disclosed that their team will further look into the matter and decide whether they will pursue legal actions against those who disseminate such rumors. So, ang ibig sabihin, baka mag-file sila ng kaso laban kay Christy Fermin. Kaya niya, nagpapakalat nitong mga chismis na to. So, sabi rito, ang It Bulaga ay para sa tao at hanggang maraming manunood
ang tumatangkilik, patuloy ang itbulaga sa pagbibigay ng saya at tulong sa mga kababayan natin, sabi po ng abogada. So anyway, yun man lang po yung mga kwento rito. Tingnan na lang natin sa mga susunod na araw at buwan kung tatagal ba. Di ba? Anyway, baka lang gusto ninyo ito mga kababayan na itry Firmax Firming and Lifting Cream, pinapay po sa mga pulses and affected area. Mainan po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Gochi Berry. Yung Gochi Berry may anti-cancer properties. Ayos? Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.